Ông ơi my God, ang oily. Lagyan natin ng beauty term. Huh? Fresh ka na, girl? Tara! Hello, 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 hello mga ka-New York. Magandang araw, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi. Good morning, good afternoon, good evening, and hello world. This is your Queen New Yorker if you don't know me yet. And if you haven't subscribed yet, please click down below the like, share, subscribe, and smash that bell notification. Choose all para updated kayo sa new vlog namin every week. Well, kita nyo naman, nag-spray tayo kasi medyo oily tayo mga ka-New York. Pero be positive lang ha. Positive lang tayo sa vlog na to. And like what I always tell you guys, be afraid but do it anyway. Okay? Medyo nag-spray tayo nito kasi medyo oily tayo. Nakaligo na ako, medyo oily. So this week, hindi ako masyadong gumamit ng day cream ko kasi pinahinga ko muna yung face ko from Beauty Derm. Pero yung panggabi, ginagamit ko pa din. So pag hindi ako gumagamit ng day cream, ito lang yung nilalagay ko. Yan. Kita nyo ba mga kanuyo ko? Oh, feeling vlogger, Beauty Derm, baka naman. So yan. So this will be our part 2 of Empaque Day. Kasi kung napanood yung part 1, and then after nung part 1, eh, nagkwento ako sa about sa kitchen. So, panoorin nyo na muna yung mga kanuyog. If you haven't watched that vlog, please do watch it mga kanuyog. Para mag-enjoy kayo, para makalimot lang ng konti sa buhay. So, yan. This is our part 2. Iimpakihin ko na yung mga damit ko. Hindi ko kayo makita. So, yan. Iimpaki ko na. Ito yung mga pinrepair ni B1 na mga kahon. So, i-impake ko na dito. Natanggalin ko na yung mga damit para habulin ako ni ano. So, yan. I-impakehin ko na yung mga damit ko dito. Si Biwa, nabawasan niya na yung konting damit niya dito. Nalagay niya na sa box yung mga hindi niya ginagamit. So, ito, tatanggalin ko na muna yung mga damit ko dito para mailagay ko na sa mga box kasi baka magahol na kami sa oras. So, yan. Tatanggalin ko na yung mga jacket na hindi pa gagamitin. Pero, magtitira ako ng ilang jacket na pwede kong ilagay sa box. I-declutter ko na rin yung ibang mga gamit na hindi ko naman masyadong nasusuot. Kung sa hindi nyo na itatanong, eh, ginawin talaga ako. So, lagi ako may mga ano. So, yan. Ito yung mga damit ko na medyo kasya pa sa akin, mga kanuyok. I hope pumayat na tayo talaga kasi ang dami talagang nasayang ng mga damit. Nasasayang ng mga damit kasi hindi ko nasusuot kasi napaglumaan na. Hindi napagluma. I was wrong with that words. Hindi ko nasusuot kasi lagi naman ako naka-scrubs. So, buti na lang. May one day kami na talagang pwede kang mag ano tawag dito mag yung Friday namin, so hindi kami ano pantalon, pero dahil nga mga kanuyak majubana, dalawang pantalon na lang yun ay susuot ko na pinag palit-palit ko. Halimbawa this Friday yung isang black, the next Friday yung isang black. Kasi hindi na nga kasi gawa ng chan ko yung mga pants ko. So, ayoko naman bumili kasi ang gastos-gastos eh. At saka, anuhin ko naman yun. So, okay lang yung pag ganun-ganun lang yung biling ko. So, yun. Meron pa rin akong mga leggings kasi sinusuot ko to under ng minsan. Pag super duper lamig talaga, pag winter, sinusuot ko to under dun sa scrubs ko. So, yan.
Meron pa ako mga ilang pieces. Yan, mga pants. So, hindi ko. Tapos meron pa ako nito. Hindi ko pa siya nagagamit, my God. Malapit na siya ma-expire. May expiration ba itong mga to? For the contact lenses yan kasi, di ba, malabo nga mata ko. Ayan, nagpagawa nga ako ng salamin sa Costco. Kung hindi nyo pa napapanood yun, mga kanuyok, panoorin nyo na yon para makita nyo kung saan kayo makakabili ng affordable. What do you call this? Affordable. So, affordable eyeglasses. Na kahit wala kayong insurance, eh talaga namang half the price lang ng regular dun sa mga ano. So, yun. As I was saying, ito nga, impacting na magtitira na lang ako ng isusuot ko for this week. Kasi after this coming week, eh off ko. Kasi nga, maglilipat kami. Mag-aayos sa bahay, maglilipat. So, ititira ko lang yung 1 week ko na scrubs. And then, another week for the another day for the wash day ng Friday. So, magtitira na lang ako ng mga yon. Tapos, ilalagay ko yung iba sa maleta. Pag hindi kasya sa box, ilalagay ko na lang sa mga maleta yung ano. Kasi, pipiliin ko na din yung mga hindi kakasya. Pero, hopefully, pag nakapag-diet na tayo, mga kanuyog, nakapag-exercise na tayo ng maayos-ayos, eh, pumayat na tayo. Tapos, aanuhin ko din itong mga de-declutter ko. Tatanggalin ko na yung mga pantulog na hindi ko na naman ginagamit. So, hopefully, maging okay. So, yeah. Kita nyo na ba ako, mga kanuyok? Medyo nawawala sa focus itong si DJ. Ay, eh, hinahabol. Keep haboling me. Keep haboling me! Alam nyo ba ito? 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 9 years na to sa akin. Itong lalagyan na to, walaan nyo kung kanino to. Kay Daning, kay Dana. Iniwan niya sa akin to. Tapos pinaglagyan ko ng aking nail clipper. Kasi hindi ako naglilinis, nagpapalinis ng kuko sa labas. Ako na lang yung naglilinis para mas matipid. Kasi ang mahal-mahal kung every 2 weeks or every week ka magpapalinis ng kuko dito sa Amerika, eh napakamahal. So ito, itong lalagyanan na to, yung lalagyanan, galing kay yan. Tapos, nagpadala ako kay Donna nung cuticle remover. Kasi walang nabibiling ganitong cuticle remover dito sa Amerika. Ewan ko ba kung bakit. Pero hindi ko kinukot-kot ang kuko ko. Nililinisan ko lang dahil ayoko magkaroon ng ingrown. Tapos, eto, may panlinis ang kuko. Diba? Tapos, yan. And the nail clipper. Panglinis ng tenga. So, yan. Panlinis ng tenga, mga kanuyok. Nung bata ako, mahilig ako magganyan-ganyan. So, nadala ko dito. Pero, lesson learned. Kung hindi nyo pa napapanood yung ENT ko, visit, eh, panuorin nyo na. Ah, meron pa pala isa. Kasi, sinasabi ko sa inyo, mag-iingat kayo ng kakasundod sa tenga. Kasi one time nung nung cotton buds ako, nagmamadali ako, boom, sumawag yung eardrum ko na butas. Until now, I'm suffering for that butas in my ear. English is that butas in my ear. So, yan. Lesson learned, be careful sa pag ganun ng tenga nyo so that hindi manghina ang inyong pandinig. Just like me. So, yun. Pero, pag daw sa long term naman, i-close naman daw yung eardrums ko. So, eardrum ko. So, yun. So, eto na. Ito yung damit ko. Hindi ako masyado nagbibili. Kung nagbibili man ako, that was way, way back before. Pero, lesson learned ko talaga sa life, hindi mo kailangan na madami. Kung ako, hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi ako maselang, pwedeng-pwede ako sa hand-me-down ng mga damit. Pero syempre, napaka-impokrit ko naman kung sasabihin ko sa inyo, hindi ako nabili. Of course, nabili ako ng mga damit. Pero way, way back before nga, halos lahat ng stickers ng Adidas, ng NMD, gusto kong bilhin.
So until now, siguro 2017, 18, 19, 20, 21, mag 4 years na siguro kaming hindi bumibili ni Biwa ng sneakers kasi nga nag-ipon na kami for the apartment na nakikita nyo sa mga vlog namin. Okay? Yung mga ina-update namin sa makeover. So, yun. Sabi ko nga sa inyo doon sa part 1, huwag na kayo masyadong magbibili ng mga gamit kung hindi naman kailangan, especially kung may balak kayong lumipat para hindi masyadong madami yung gagamitin dadalhin nyo. Eh, ako nga, hindi ako nagbibili. Pero tingnan nyo naman. Ang dami-dami pa rin mga damit. Yung iba nga, hindi na nga nasuot, sabi ko nga sa inyo. So, yun lang. Balik ko. Saan ito balikat ko, ah. So, yun lang. So, i-impake ko to ng mulangot. I-impake ko to mga ka-New York. I-declutter ko yung mga bagay na hindi ko na kailangan. So, yun. So, yung mga ano, alam niyo ba, nagpadala ako nung last time sa kay Donna through my friend Charmy, Mimi. Sabi ko, bilang mo akong pagtulog ng partner. Hindi ko pa siya nasusuot. Short, may ka-partner to eh. Paglipat na siguro, isusuot ko. Kasi, kung ano lang yung meron sa ibabaw, yun lang lagi ang naisusuot ko. Ba naman. Kasi ito bag naman yan. So yan, ito. Hingal much ha. So yan, impake ko lang to, ibabox ko. And then, update ko kayo later sa kung ano na nangyari, okay? So yan na. Natapos ko na, nailagay ko na sa lahat sa box. At tapos itong iba, ito. Ilalagay ko na lang to sa mga maleta yun. Tsaka yung mga naka-usli dun sa box. Ilalagay ko na lang siya sa maleta. Then I'm done for packing some of the clothes. Yung kay B1 na lang. Konti na lang naman to. So ilalagay na namin siya sa kahon, sa box, and dun sa maleta. Nagtira lang ako ng pangbahay. At tsaka ng pampasok ko for next week. Kasi after next week, off naman ako. So I'm good. Nakalipat na kami by that time, hopefully. So, yun. Pagod ako. Kapoy. So, yun. So, yun lang, mga kanuyag. So, advice ko talaga sa inyo, huwag kayong masyadong magbibili ng mga madaming gamit. So, that kapag lumipat kayo, hindi nyo na kakailanganin na magdala ng mga madaming mga ano. So, swerte kami kasi hindi na kami nagbibili. Kung ano lang yung mga gamit namin, yun na lang. Wala kaming appliances and anything. So, start kami talaga from zero. So, yun lang mga ka-New York. I hope you enjoyed our vlog for today. And if you do enjoyed our vlog, please click down below. Click down below the like, share, subscribe, and smash that bell notification. Choose all para updated kayo sa new vlog namin every week. And comment down below for any suggestions. And please do follow us on our social media account, Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok. This is your Queen New Yorker, nagsasabing be safe, be good, and God bless. Bye! New Yorker's Vlog! New Yorker's Vlog! New Yorker's Vlog!